Golden Boy, Real Guide to Treasures. Meron tayong bigyan ng reaction, mga katiats, na isang video tungkol sa nakakuha daw ng mga Yamashita gold bars na Burmese gold bars doon sa lugar ng Mount Pinatubo. Okay, bago natin ito tatalakayin, of course, shout out muna tayo sa ating mga katiats. Alright, shout out tayo kina Albert Digal, kay Archie Batak, User GB4, Hyacinth Ophemia, Cirilo Jaum, shout out kay Rubelin Lopez, Danny Flores, kay Glenn Mario, kay Juno Me, Uncle Makasi Vlog, kay Long Platero, Henry Luro, Raul Trangia, El Turo, Rico Mausisa, Robert Cabonilas, and lastly, shout out tayo kina Rodrigo Salvador, Tating Nalimansalay, Arcadio Angkon, kay User QG, kay Ryan Salvani, at kay Ray Sarumines. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay sa lahat, mga katiyats. Narito ang padala sa atin na video at gustong malaman ni katiyats kung ito ba ay legit or real or fake gold bars na galing sa Burma na nahukay daw doon sa Mount Pinatubo. Okay, so ito'y gasgas na ito na plaka, ang ganito. At marami nang naano nito, na biktima. Okay, una sa lahat, ang mga gold bars ay hindi yan mahirap i-dispose. Kahit na tunawin mo yan, i-remelt mo, gawin mong maliliit na nuggets, ay madaling ibenta yan. Kaya, bakit ba kukuntak pang mga gumagawa niyan? Kung totoong ginto yan, ay matagal na nilang ibenta yan. At hindi nila yan ipapakita sa publiko kasi baka sila ay akyatin ng masasamang tao sa loob ng kanilang bahay. Okay, so atin muna panoorin ang video na ito at pakinggan ng sinasabi ng nagbinta nito. Asa namin ito para makuha namin yung kilatis. Pinaasay namin positive po siya. Nasa sa 22 to 23, 24 carats po siya. Yeah, ito po yun. No? Okay. Yan si sir. Oh. Tapos yung sulkat nito, ito sa top, ito dito sa top, hindi lang maganda yung pagka ano ko sir, pagka gawa ko sa box, parang box lang siya, pero mali ito yun, oh, sa top niya 6 inches, di ano mo, 6 inches, no? Tapos dito ano pa, 2 inches, so 6 inches, 2 inches top, no? Tapos dito sa bottom sir, sa bottom, dito sa bottom, dito ipakyan, no? 7 inches, tapos dito 3 inches, kasi makikita mo may butas-butas, oh, pinakunan niya ng ano sa bottom, to bottom, bottom 7 inches yung gilid niya is 3 inches. Tapos yung kapal niya sir, kapal niya ito 1 1/2 inches. Kapal niya. Okay, at narito ang reaction ko sa bidyong ito sa nagpadala sa akin. Baka sayo yan ipabinta, baka kinuntag ka ng mga gumagawa niyan at ibibenta mo, ikaw ang mapahamak niyan. Kasi ito'y gasgas na modus.
ang video nga ay 2022 pa noong isang taon. At totoong ginto yan ay matagal na yung naibinta. Kasi maraming maghabol niyan kasi mura lang ang pagkabinta kapag mga Yamashita Treasures. Okay, so atin muna balikan. Kilatisin natin sandali ang gold bars. At merong dalawang disenyo ang Burma gold bars or Burmese gold bars na binibinta noon pa man hanggang ngayon ay nag-circulate pa rin yan. Ito yung unang peke. Ito ay gawa sa Luzon, sa parte ng Luzon. At ito rin. Sa Pinatubo na ito nakuha. At yung Burmese gold bar na narito sa ating video ngayon. Ito yung mga gold bars na yon. At kung tingnan nyo, siya ay nakapintura ng itim at pinupunasan nila para lalabas yung kulay dilaw. At ang kulay na dilaw na yan ay hindi ganyan ang kintab ng totoong gold bar. Okay, at narito mga katiyats, ikumpara natin sa isang Burmese gold bars na ito daw ay genuine na nahukay noon at itong bago lang nahukay na Burmese gold bar. So ano bang nakita nyo sa pagkakaiba ng disenyo niya? Ay missing yung walang star dito sa kanan, which is ito yung totoong gold bar na Burmese. Ito naman yung isa ay meron siyang nilagay na 1, 2, 3, 4, 5 star gold bars. Yung 5 star kasi na yan ginagamit sa Sumatran gold bars yan. Kaya bakit 5 din yung Burma? At ang pagkakaiba nito ay imbos ang marka na Burma. Dapat kasi kapag gold bars, di ba, ini-engrave yan, dapat engrave yung malalim. Ang imbos ay nagaganyan yung mga letra, imbos nga tawag sa ibabaw. Pero yung totoong gold bars hanggang sa ngayon ay mga engrave. Kung may letra man ay naka-engrave yan, malalim ang pagka-engrave niyan at klarong-klaro. Katulad dito, yan ay hulma pero engrave siya, hindi yung imbos type. Okay, kahit saan tayo titingin ng gold bars hanggang sa ngayon ay hindi imbos yung marka. Isa na yan. At lalo na sa kulay, mapakla, maputla na dilaw. Ito. At kung gold man yan, yan ay nasa ano lang yan. Hindi umabot ng 10K ang ganyang kulay. Okay, so I hope na wala namang siguro magpaluko sa panahon ngayon tungkol sa mga gold bars na yan kasi ano na yan, itong sira na yan na plaka na patugtog pabalik-balik ang estilo. Kaya doon sa mga maraming pera na tinatawagan ng mga ganyan ay wag na kayong mag-entertain. I-advise nyo na lang na ibenta nila doon sa gold buyers. Marami namang gold buyer ngayon. Kung totoong gold bars yan, doon nila ibibinta sa bumibili ng gold bars kasi marunong yun magkilatis. Okay, at tayo naman or kayo naman na nasilaw kasi binibinta lang sa inyo na 75,000 ang isang gold bars. So isang kilo niyan ay nasa 3 million. Ibibinta sa iyo na 70,000 ng 1 kilo, bibilin mo talaga yan. Kasi naka-triple-triple ka ng profit. Pero yan nga ang mangyari sa iyo. Uli ang pagsisisi, mga katiyats. Okay, bato-bato sa langit. Huwag magalit. Huwag magtrabaho lang tayo ng patas. Okay, kung sino man ang namimiki ng mga gold bars. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat. We'll be right back.